Alright, so magandang gabi uli sa inyo mga kababayan. Johnny the Bagger po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman natin ito, si Zenaida Angping. Yan. So, ito na nga nangyari. Makalipas daw yung mga tawag dyan. Dahil nga yung issue na nagdaan, di ba, sa kanyang asawa, yung sinasabi na nang hipo ng kipay, nang ng chancing doon sa Thailand. Na sinasabi naman po ng mga pro-governments at siyang Office of the Press Secretary na hindi naman daw po nangyari. Ayun. Pero again, ang kasabihang Filipino, kapag ka may usok, merong nagtatabako. Okay, so ngayon, ito ho. Tingnan natin yung isang artikulo at sabi ko nga, grabe ang galit po ni PBBM. Alam nyo, nung una ko ho itong narinig, actually kinontent ko, dinilit ko, kasi wala talagang lumalabas na news. Tanging si Maharlika lang yung nagsasabi na ayun dun, kasama pa sa entourage ni PBBM yung nagkukwento sa kanya kung anong nangyari. At maraming mga taga-media na kasama. Pero sabi nga nun nino-news blackout nila. Kasi gusto nila protektahan, ingatan ng imahe ni PBBM. Ang problema naman din dito, etong mga kasama ng Pangulo, nako, sumabit na nga lang, gumawa pang kalokohan. Diba? Sabi nga, nagpaka-dirty-dirty. Pinanindigan pa yung pagiging dirty. So ngayon ito, sabi rito sa artikulo, ayan, Zenaida Angping baggage reportedly offloaded from Bongbong Marcos flight to Bangkok after Dirty Harry scandal. Yun. To. PMS Zenaida Angping was reportedly jettisoned. Ibig sabihin po ng jettisoned, pinababa o inilaglag. Yung hindi, ibig sabihin dito pinababa, ano, yung mga gamit niya. Ayan, sabi, this after Malacanang got wind off the alleged arrest of Angping's husband, former Manila Congressman Harry Angping, for alleged sexual harassment in a five-star hotel in Bangkok where the presidential delegation stayed. Okay, sabi, pinababa sa plane si Zenaida at bagahe niya sa Manila pa lang. Oo, grabe. Alam nyo, hindi ginagawa ng Pangulo basta-basta yan. Ha? Kaya sabi ko, grabe, galit ng Pangulo dun. Oh. To. Malacanang had received reports of Harry's alleged fiasco as early as Tuesday, November 15, a day before the departure of presidential delegation. Walang iya. Nauna na pala dun tong mga to. Tapos gumawa ng kalokohan. So bago pa dumating bang ang Pangulo, di ba? Ayun na, gumawa na ng kalokohan. O, kaya, papunta pa lamang doon, hindi na pinasama. Kasi ang Pangulo meron siyang private plane. O, diba, ano ba ginamit niya? Philippine Airline, right? Ang ginamit niya. So, namasahe ang Pangulo. Entitled naman siya ron. Kesa naman sa laspagin mo yung private plane mo. Pero pinang Singapore niya yung private plane niya kasi private nalakad. Ngayon, so yun ang sinasabi rito. Ito pa. The 70-year-old Harry was part of Malacanang's advance party. Okay? And was also deleted at the posh of Marriott Marquis Queen's Hotel in Bangkok. Ang Pinks reportedly made unwanted sexual advances on the charming female housekeeping staff. Yan. So the chambermaid and her boss immediately reported the incident to the police. Yan. An official of the palace communications team has denied reports of Harry's arrest in Thailand due to sexual harassment. Okay, so yun daw, wala raw nangyaring ganun. Yun man sinabi, ang sabi pa nga lang dun, negative. Walang ibang mga binanggit na detalye. Kung hindi, negative. Parang kakaiba yun ah. Parang sinabi lang, hindi, dito ay wala yan. Wala man lang pagkabigla, ha? Where did you get that? Wala man lang ganun. Okay, so hindi naman po natin ito pinaniniwalaan. Binasa lang naman natin yung report na yan. Diba? Kasi tignan nyo ha, pagkatapos ng mga pangyayari,
umuugong-ugong na na mukhang matutuluyan na to. Kasi dati pa pala, 'di ba, balibalita na nga noon eh, ito na content ko rin ito eh. Dati na nababalita na pala siya na sisibaki na dahil sa hindi po magandang performance niya nito ni Zenaida sa trabaho. Pumapasok ng late. Oh, tapos eh prima donna ang style, Madam Queen Elizabeth, ganyan ang style niya. Ibig sabihin, hindi po magandang boss. At ano, sinasaksak siya patalikod ng mga tauhan niya. Hindi nagugustuhan ang kanyang performance. Ito. Tignan natin isang artikulo. Ito sa Crapler. Sabi, oh, resigned PMS Chief Naida Angping asked for personal time off. Yan. Ay sabi, a longtime aide of Marcos clan has exited as head of the PMS, the palace said in a short statement on Friday, December 2. Wow! Grabe, exited ah. Parang nabasa ko dati to nung kay Attorney Vic Rodriguez ah. Diba? It's the same term. Okay, after rumors spread on social media that Angping had resigned, the palace said in a short statement, PMS Secretary Naida Angping has asked to take some personal time for herself and her family, and the president agreed. Alam nyo, matanong ko lang po kayo, ano pong kanino pong katono yun? Di ba? Oo, sinabi ni Attorney Roque na walang report. Pero hindi po nangangahulugan na walang nangyari. Wala lang report. Doon sa Thailand. Pero eto, may mga nagsasabi rin naman talaga nga na may nangyari, 'di ba? Grabe. So eto ngayon, ha. Alam niyo kung kanino ko 'to narinig nung una o nabasa nung una? Panahon po ni Attorney Vic Rodriguez, 'di ba? Pinayagan po ako ng ating pangulo na mag-resign. Sabi niya, kasi gusto ko rin makasama, makapiling yung aking mga anak, ng mga bata pa, bago pa lang mga aking pamilya o bata pa ang aking pamilya. Gusto ko rin silang makasama, sabi niya. Kasi stressful ang trabaho ng executive secretary, kailangan ng 24/7 na atensyon. Tapos sumunod po nito ay si Attorney Trixie Cruz. Naman, di ba? Sa kanya naman, ang ano naman niya, for health reason. Wow. Yun pala dati na niyang medical condition. Oh. 'Di ba? Pero ang totoo hindi naman niya kailangan mag-resign. Talagang matik na 'yon. Hindi siya binigyan ni PBB na bypass, and therefore pag bypass kinakailangan kang i-reappoint, pero pinaasa nga eh. Sabi nila pinaasa daw. Kasi 'di ba binabalita ko nga sa inyo, sabi ko matatanggal 'to. Kaya lang nako. O, sabihin ko na sa inyo kung sino yung source. Hindi na. Basta senatorial candidate yun na natalo. Sabi niya, ay, teka muna. May kaganapan. Ano yun? Gabi yun, no? Bago ako mag-content. Kakausapin siya ni BBM bukas. Talaga? Oo. Ah, tama. Mag-uusap sila ni BBM bukas. Pinatawag siya. Punta siya ng Malacanang. Ayan. So, mukhang i-reappoint ng Pangulo. Okay. Tapos ngayon, kinabukasan, eto na. Sabi nung ibang mga DDS, hindi, merong press con, hindi natuloy. Tapos ganyan, ganyan, ganyan. Diba? So, eto na ngayon, kinumpirma. Wala talaga. Thank you na lang. Hindi ni-reappoint. O, di, kahit hindi naman mag-resign, matik na yun. Diba? Kailangan, exit ka na talaga. Tapos ngayon naman dito kay Angping. Now, in fairness naman, sa kanya kasi si Angping, nirereklamo rin to ng mga subordinates niya. Late pumasok, absent, bihira, makita doon. Ang trabaho po ng opisina nila ay mag-provide ng support staff sa Pangulo. Ang Pangulo, busy masyado. Di ba? Ay nako. Alam niyo ho, dapat nga pag-isahin na lamang ang dalawa, yung Julalay Department. No, ilagay na roon si yung asawa ni Don Zulweta. Oh, wala nang hiwalay-hiwalay pa, pag-isahin na, pareho lang din naman ang trabaho, Julalay. Yung isa, solo, buntot. Yung isa naman po,
grupo magbibigay daw ng staff support sa pangulo. Oh, edi si Lagdameyo na gawing happy diyan, si Pai na si Ang Ping, masipag si Lagdameyo eh. Oh, talagang walang problema sa kanya yung mga tao sa Malacañang, di siya nirereklamo. Pero eto ngayon mga kababayan, may chichismis ako sa inyo. Alam niyo ho ba, tignan natin kung nakalagay rito. Oy, nako, wala, mahina yung kanilang source. Alam niyo, meron pong MR ang nickname. Okay? Merong nickname na MR na humaharang sa kanyang resignation. MR, grabe, taga kongreso, bigyan daw po ng isa pang pagkakataon. Na ano? 'Di ba? Na ano? Ang daming sumuporta sa pangulo. Dapat itong mga na-appoint ng pangulo, mag-perform sila. Dahil yung competition mabigat. Napakarami nilang sumuporta nung panahon ng halalan. So, pag sila po sumablay at madaling mapatalsik sa pwesto, maraming pwedeng ipalit ang pangulo. 'Di ba? So, ngayon, mayroong bumabaker. Bigyan daw ng isa pang pagkakataon. Ang nickname MR. Oh, hulaan niyo po kung sino 'yon. Sino si MR? Taga kongreso 'yan, ha. Oh, ito pa pero hindi po pamilya Marcos. Walang dugong Marcos 'yan. Oh, ito yung taga Malacañang, taga kongreso, congressman. Walang dugong Marcos yung humaharang. Nabigyan daw ng isang pagkakataon. Ako, walang hiya rin yung walang hiya rin yung tao na yun, ha. Sablay na nga sa paligid ng pangulo, bibigyan mo ng isang pagkakataon, nako. Hindi rin magaling na leader to kako pagka ganun. Sablay, bigyan mong isang pagkakataon samantalang ang dami mong choices, yung A, B, C, D mo, yung D hindi pa nga pang all of the above kasi hanggang Z ang choices mo, 'di ba? Pwede kang mamili ng the best. Oh. Sabi, Attorney Gadon at Attorney Glenn Chong sana ilagay. Hindi po pwede si Attorney Gadon. Yun, sige, hulaan nyo. Sino yun, yung MR na yan? Ha? Na humaharang pa daw. Alang haya, oo. Sabi, oh. Sabi ni Lady Queen, sabi ng Malacañang, they will not deny nor confirm about the incidents for delikadesa na lang. Eh, ganun din yun eh. Nagsalita pa rin sila eh. Diba? Pero alam niyo kung anong nararapat, dapat inamin na yun. Wala hong naganap na hipuan. Anong nangyari po, itinanggi lang nila na merong diplomat na ano, na ito si ganito, si Dirty Ang Ping, Dirty Harry Ang Ping. Hindi po ito, ano, hindi ito kasama sa entourage ng Pangulo. Pero dun sa report, di ba? Na binasa natin, part ng advance part. Part siya ng advance party. Oh. At saka alam niyo, sa usapin ng ano, na ganyan, nag-i-enjoy kasi yan ng tinatawag na diplomatic immunity. Meron siya. Kahit nasabihin na hindi siya kabilang, kasi kalaunan tinanggi na yan eh. Hindi raw siya kabilang dun sa entourage ng Pangulo. Dun po sa diplomatic immunity, hindi po yan pinag-uusapan kung ikaw ba ay kasama roon sa advance party o hindi. Yan po extended yan sa anak-asawa. Yung asawa kabilang, di ba? Pabunta roon kasama ng Pangulo. So pati nga yung kasambahay, saklaw yan, kahit mamaril yung mga yan, tago nila sa bag nila yung baril, hindi nga pwedeng hawakan ng local police doon yung bag nila at mag-search doon eh. Hindi rin pwedeng sabihin ng korte, talagang absolute. Hindi pwedeng sabihin ng korte na inuutos namin sa iyo ganito. Hindi, absolute yan ang kanilang diplomatic immunity. Ang magiging parusa na lamang po sa ganyan nila, magagawa ng mga bansang yan, ay ideklara yan. Pag alis niyan, ideklara yan na persona non grata. O, kaya hindi na makakapasok sa kanilang, kahit sa kanilang territorial extension, embassy, hindi na makakapasok yung mga ganyang klaseng tao.
Sabi, sana gawing spokes ni PBBM si Roque at DOH si Doc Willyong. Hindi pa nga po sila po pwede hanggang May pa. Di ba, meron po tayong one-year ban period. Okay, sasabihin ko na kung sino yung tao na MR. Hindi po si Marrojas, di naman congressman si Marrojas eh. Di ba? Ito pong si Martin Romualdez. Wala siyang dugong Marcos. Tama na nga yung sagot ni Victoria eh. Oh, kaya lang biglang, ay mali, akala ko si Martin. Si Martin nga po. Diba? Don Solweta na lang ipalit. Wag na, ba't pa magpapalit? Pagsamahin na yung dalawa. Yung pwesto nito ni, ano, nitong si, tag dito, Lagda Mayo, o di, administrative order lang naman yan ni ng Pangulo eh, or special order ba yun? Kung ano mang order yan. Diba? Kahit na extra ano pa yan, territorial order pa yan. Ganun lang, iutos lang ng Pangulo. Oh. Ganun lang yung gawin doon. Mas maganda pa, mas organized. Hindi pa sila yung parang magkakasapawan doon sa bagay na yan, sa trabaho nila, sa pagiging julalay. Yung isa kasi, ang dating ay sa official julalay. Yung isa naman, office of julalay. Eh pareho lang naman pala kayo, di magsanib na kayo. Kaya lang, hindi po pwede kasi noon nung nandun pa si Sinayda Angting. Di ba? Kaya ngayon, wala na, pwede na hong pagsamahin yan. Ito, hindi ko naman pinangungunahan ng Pangulo, ha? Pero again, I'm just enjoying our freedom. Oh, the freedom of expression. Diba? At para saan pa't nag-uusap tayo, nagsasalita tayo, kung di naman tayo pwede mag-express ng ating saloobe, ng ating idea. Oh. Okay, so kayo ba? Gusto nyo pa bang bigyan ng pagkakataon? Oh, tanong ko po sa inyo. Kayo ba? Kayo tatanungin ng Pangulo. Kaharap nyo ang Pangulo ngayon, tatanungin kayo. Ito bang taong ito na nasangkot sa kontrobersya ang kanyang asawa at nagdulot ng kahihiyan sa ating bansa? Yun ang sabi dun eh. Napahiya talaga si BBM. Biruin mo, pinalakpakan ng Pangulo, hinangaan ng Pangulo. O, tragis na yan. Anong malay mo roon? Ito pa lang ang pagdating mo roon, yung mga taong makakasalamuha mo, eh, nakarating na pala sa kanila ang chismis. Diba? Baka merong mga chambermaid na nagchika na rin na sa kanila, na yun, yung taga-Philippine delegation, no, yung mama, ganun, hinipuan yung kasama namin. Di ba? Oh, kaya lang, magaling po ang ating Pangulo, talagang with all, kaya pala napansin ko ron, parang iba yung ano ng Pangulo. Parang stress na Pangulo rito ah. Hmm. Kaya lang, ang galing ng pagkakataon dun sa kanyang tinanong siya, eh master niya yun eh, yung tanong na yun eh. Kaya ang galing kung na-drive niya doon sa what is the best politics for you. Sinabi niya, well, the best politics for me is a performance. Everybody has to perform if you want to win back people's trust. And same as with the business side, that's for sure. Diba? Everybody has to perform. Ipalakpakan sila ngayon doon. Oh. Diba? Magaling natin yung Pangulo. Okay, so iwanan natin yung topic na yan. Babasa naman tayo ng inyong mga comments. So, pasagutin natin mga comments niyo. Okay, ito, Evangelina Denila. Good PM po, Coach JDB. Di ko makita agad ang chat panel, kaya di ako nakapag-chat. Ah, okay pa ito. Bakit kaya si Madam Irene